Okay? Para sa mga nanghihina. Okay? Buksan niyo po sa Daniel. Okay. Chapter 1. Thank you for coming, brothers and sisters. Daniel chapter 1. Hindi ko ganun ka rin ang aking help. Pero pag-pray na po. Daniel chapter 1. Napakami yan ay kami tumakati. Okay, hindi ako doon sa hati. Pinatili namin si Wilson ng hati. Pagkatami-dami, parang buong barangay yung... Saan ko na yan? Hot cake po. Okay. Daniel chapter 1 verse 1. Andiyan na kayo? Say amen! And in the third year of the reign of Jehoiakim, king of Judah, came Nebuchadnezzar, king of Babylon, unto Jerusalem, and besieged it. So, sinako po ni King Nebuchadnezzar, yung Judah. And the Lord gave to Jehoiakim, king of Judah, into his hand. Makikita niyo pa, no? Ang Diyos pa ang naging dahilan para masakop sila. Mamaya, tignan natin kung bakit. And the Lord gave Jehoiakim, king of Judah, into his hand, with part of the vessel of the house of God, which he carried into the land of Shinar, to the house of his God, and he brought the vessel into the treasurer's house of his God. And the king spake unto Aspenas, the master of his eunuchs, that he should bring a certain of the children of Israel, and the king's seed, and of the princes, children whom was no blemish, but well favored, and skillful in all wisdom, and cunning in knowledge and understanding science, and such as had ability in them to study the king's palace, in whom they might teach the learning in the tongue of the Chaldeans. And the king appointed them a daily provision of the king's meat, and of the wine which he drank, so nourishing them 3 years, that at the end thereof they might stand before the king. Now among these were of the children of Judah, Daniel, Hananiah, Misael, and Azariah, unto whom the princes of Eunuch gave names, for he gave unto Daniel the name of Belteshazzar. Okay? Belteshazzar, no? And then the second one is Hananiah of Shadrach, and Misael of Meshach, and Azariah of Abednego. But Daniel, purpose in his heart that he would not defile himself with a portion of the king's meat. Ano po kayo? Amen. Now, ang ganda po niya, yan po ang ating Hebrews, verse 8. The purpose in his heart. Tayo po muna yung langit sa Lord. Tonight, Lord, we are preaching about the determination and the commitment of Shadrach, Meshach, and Abednego. Yes, Lord. How they are determined not to defile himself with a portion of the nation, the alien nation where they belong, where they are being captives. Tonight, Lord, tulungan niyo po kami na maintindihan namin ito. At kung meron mo po pananawain, hindi maging katipisuan, kundi maging hamon at paalala sa bawat isa sa amin. Huwag itong makasugat, kundi makapagpagaling. Kung masugatan mo kami, is part ng aming pagpapagaling. Upirahan kami para kami ay lalong humaba ang buhay sa pananampalataya. Salamat po, Panginoon, at sa inyo namin pagkikiwala ang lahat na dalawin sa inyo ngayon today sa pangalan po namin, Panginoon Jesus. Amen. Nung sa linggo po ay tumawag sa akin si Brother Ordi at humihingi po siya ng prayer sapagkat yung kanyang bunsong anak na si Rod ay napakakapal na raw ng salamin sa labo ng mata.
At humingi siya ng prayer at doon naman po kasi kompleto ang gamit. So, tinignan po yung kanyang mata. May sakit po binanggit si Brother Orville. At inoperahan po si Rod. At ngayon daw po ay inoobserbahan nung lumitang kaso na yun. Pero inoobserbahan yung kanyang mata. Pero sabi niya, duminaw daw po ang pangunin. So, thank you for your prayer. Pero, it takes a what? Medication. It takes a surgery, masaktan, magastusan, para humanda ang buhay ng pakiramdam at paningin. Nakikinig kayo? Why I'm saying this? Because the message tonight ay surgery. Okay, nagalalahan ng puter. Mga kapatid, kung pag-usapan po natin ang buhay nitong apat, si Daniel, Shadrach, Meshach, and Abednego, ang buhay po nila, mga kapatid, ay kinuha sila pamula sa Juda. Sila po'y naging captives. Pag pinag-aralan nyo, si King Jehoiakim, na hari ng Juda, ang sabi ng Bible, ibinigay siya saan? Sa kamay ni Nebuchadnezzar ng Panginoon. The question is why? The question is why? Supposedly, ito pong karyal ng Juda ay tao ng Panginoon. Di ko ba, amen? Juda yun eh. Pag pinag-aralan po natin ang history niya, kung babalikan natin ng sandali, makikita po natin na ang Juda ay Southern Kingdom. At si Jehoiakim ay tatlong buwan lang pong naghari. Bakit? Sapagkat ang tingin po ng Biblia, hindi niya ginawa yung kalooban ng Panginoon habang siya ay naghahari sa Juda. Nakikinig po ba kayo? Say amen. May mga propeta ang pinadala ang Panginoon sa kanya, pero hindi niya pinakinggan. May mga mensaheng pinadala ang Panginoon sa kanya, pero hindi niya pinansin. Kaya ang ginawa po ng Panginoon, ibinigay siya doon sa hari na unbeliever. Para siya ay talunin at captives yung buong Juda, pati yung mga tao. Now, makikita niyo po ang prinsipyo ng Diyos, parang ang Diyos niya, kumampi pa doon sa kaaway. Dahil mali ang ginawa ng kanyang mga anak. Kaya minsan mga kapatid, kinakailangan na bago mangyari yun sa Kristiyano, kinakailangan tayo mapalalahanan, tayo po'y masaway, upang huwag dumating tayo sa kalagalagayan na tayo ay ibigay ng Panginoon sa kamay ng ating kaaway. Mababasa niyo po sa Kristiyan na itong mga kapatid na mga repente nito ay binibigay natin sa kamay ng demonyo, sabi ng Bible. At huwag mangyari yun sa Kristiyano, na tayo po'y malilagay sa kamay ng kaaway. At ito po nangyari sa Juda. At sa pagkakataon po ito, nadala po sila. Itong mga kabataan ito, ang isa dyan, kasama po dyan, ay sila ni Himaya din sa kabila. Sila Daniel. Ano? At saka sila Easter sa kabila namang parte. Pero sa kapanahon po ito, itong apat na ito, ay sinubukan po sila sa tatlong bagay. Una, babaguhin po yung kanilang lifestyle. Lifestyle. Una, yung kanilang pagkain. Gusto po nung hari na ibang pagkain ang ipapakain sa kanila. Pangalawa, pinapalitan po ang kanilang pangalan. So, yung pong image nila, yung kanilang mga identification ay gustong alisin sa kanila. Nandiyan po ba kayo? Amen? Mayroon na po ako na-impact sa inyo ganito dati. Matatandaan nyo. Kung ma-observahan nyo naman po sa chapter 2, nagpagawa po si King Nebuchadnezzar naman o sa chapter 3, doon sa talata, nagpagawa po siya ng 90 cubic feet o 90 feet na statua niya.
At inutusan niya ang buong kaharian ng pamilyong niya na pagtumunog ang dulcimer, pagtumunog ang mga trumpeta at mga pakaka, ang lahat po ay hihinto at luluhod at haharap doon sa estatwa ni Nebuchadnezzar at lahat ay sasamba. Pero, binantayan po nila si sila Daniel. At ang sabi po sa chapter 3 verse 12, nakita sila. There are certain Jews, may nagsumpong kay Nebuchadnezzar, whom thou hast set over affairs of the province of Babylon. Sadrach, Meshach, and Abednego, these men, O king, have not regarded thee. They serve not thy gods, nor worship the golden image which thou hast set up. Yes. So, pangalawa naman pong tinalin sa kanila, not only din identity or identification, pangalawa yung kanilang spirituality, yung pag-worship nila, di iba naman. Ayan po ba kayo? At sa galit po, ni Nebuchadnezzar dyan, ang parusa po dyan, ay ilalagay po sila doon sa fiery furnace. Sa pugong na pinainit ng 7 beses. At doon naman po sa dulo, sa kabila naman kay Daniel naman, nagbatas naman ho na walang ibang mananalangin maliban doon sa repertorin na ginawa ni Nebuchadnezzar. So, ito naman po yung katawag namang prayer life. Yung personal naman ninyong relationship sa Panginoon, hahadlangan naman. Pero, ang matutunan po natin mga kapatid, sa tatlong bagay nito, yung kanilang identity, yung kanilang spirituality, yung kanilang prayer life, yung kanilang relationship sa Panginoon, lahat po ito, kay Nebuchadnezzar, kay King Darius, na sumunod ng mga hari na later on, hindi po sila tinalo. Hindi po sila napasunod. Bagkus, lalo pong napatunayan ng mga hari ito na itong mga kabataan ito sa kabila ng kanilang edad ay marunong nang tumayo at manindigan sa kanilang pananampalataya. Ang sabi po ng Daniel chapter 1 verse 8, Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with a portion of the king's meat. Brothers and sisters, ito po minsan na nakakalungkot sa ating mga mananampalataya. Na kapag tayo po'y napadala, napakalubino sa ibang tao, o doon sa ibang lugar, eh madali tayong mahawa. Eto nga po, sasabihin ko po sa inyo diretsuhan eh, yung mga kapatid nating nag-a-abroad, although hindi po lahat, ano? Ilan po dyan lahat, o hindi natin sabihin ilan, lahat po yung mga yan ay humininong panalangin para sila yung makapag-abroad. Tama po ba ako? At iniyakan natin sila lahat ng manalangin. Sa pananalangin. At tinukon naman ng Panginoon ang panalangin natin sa kanila. Pero alam naman po natin na kapag nag-abroad na yung mga yan, napalayo na yan sa kanilang church. Napunta na yan sa ibang lugar. Although nakakatuwa na minsan may church din doon pupuntahan na mag-i-cater sa kanila. Pero pag naanto na yung mga yan, nag-iba na yung kostumbre, nag-iba na rin yung lifestyle. Kasi dati walang pera, pag-abroad, nagka-pera na yan. Nasunod na yung gustong bilhin. Nasusunod na yung gustong puntahan. Napalayo na din sa kanyang church. Napalayo na din sa kanyang pastor at mga kapatiran. At doon na po nakakalungkot. Yung mga kapatiran na pinag-pray mo, na supposedly, pagpapalain sila ng Panginoon at pag sila'y pinagpalan ng Diyos, ay magiging kabahagi at magiging katuwang sa gawain, ay malalaman mo, wala na, that they are being defiled. Are you with me? Although hindi po lahat. Pero sa sangko yata nag-abroad, tatlo lang yung naging kabahagi. Bakit? I think wala po akong nakikita problema kung nag-abroad o hindi. Ang nakikita ko na, pero naging problema ay yung kanilang puso.
Kasi kahit saan kayong lumabay at kahit saan kayong ilagay, pag inibig ninyo ang isang lugar, si Daniel, pinipilit silang baguhin sa Atrang Misa ng Abednego sa pamamaraan ng buhay nila sa Jerusalem. Pero sabi nila sa kanilang sarili, and I am determined, I am committed not to defile. Hindi may pwedeng makalimutan ko ang Jerusalem, ang Juda. It is a place of worship. It is a place of God. Kahit saan ako pumunta, kahit ako'y nasa Babylonia, ang Diyos ko ay Diyos pa rin ng Jerusalem. Ang pamamaraan ko ay Diyos pa rin na tinuro sa akin. Saan man ako makarating, hindi ko may pwedeng makalimutan kung saan ako galing, sapagkat doon ako naligtas, doon ako natuto, at alam ko isang araw pa, diyan, sapagkat yan ang lugar ko. Kung bakit naranggito kami sa Babylonia, sapagkat tinuturuan lang kami ng lesson ng Panginoon, sapagkat ang aking bansa ay nagkasala. Hindi ako taga Babylonia, taga Juda ako. Isang araw, ibabalik kami ng Panginoon dyan. Itong mga naga-abroad na ito, akala nila forever sila sa abroad. Sila forever sa abroad, babalik din sila rito. At mga kahiyan na yung mga yan na bumalik sa church nila, bakit hindi sila naging responsable? They are being defiled. Amen? Kayong mga estudyante, dilipat kayo minsan ng lugar. Minsan magbo-board kayo, boarding house. Ano, pero marami yan, nagbo-boarding house. Ano nangyayari? Nakakalimutan. Pero si Daniel, Sadrach, Meshach, at Abednego, pinipili nila na huwag silang mahawa. Marami po silang dinala, galing po pamula Juda, papuntang Babylonia. Pero namukot-tangi ang mga batang ito na hindi na mahawa. At may nahawa. Natatanda niyo sa Hagay? Nahawa sila eh. Tingnan ninyo. Tumakal sila sa Babylon dahil sila ay may mga katungkulan, matatalino, apoy nakapili sila ng kanilang mga property. Tingnan niyo po sa Hagay. Nakapili sila ng mga property. Iisa naman po yung Hagay niyan eh. Kaya kung nag-aaral po kayo ng Bible survey, akala niyo lang po pinakamatanda yung Hagay, pero hindi po, isa po halos ang pinahipon ko dyan, iba ibang mukha lang. Tingnan nyo, Hagay 1:1, para makita nyo, si King Darius ang pinag-uusapan dyan. Ang sunod kay Nebuchadnezzar, si Darius eh. O, tingnan nyo. And the second year of Darius the king, the sixth month, in the first day of the month, came the word of the Lord by the Hagay the prophet, unto Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah. Yan po ba kayo? And to Joshua, the son of Josedek, the high priest, saying, tingnan niyo po mga kapatid, ano nangyari sa kanila verse 2? Thus speaketh the Lord of hosts, saying, these people say, sino itong mga taong ito? Sila yung mga dinala galing Juda na naka-take papunta ng Babylonia, tumagal ng tumagal, natapos si Nebuchadnezzar, si King Darius, si Caesar, sila yung natirahan na rin sa lugar, naging mga citizen na sila rin sa Babylonia. Pero let me tell you, kahit maging citizen sila doon, hindi sila taga-roon doon. Pangako ng Panginoon, ibabalik sila sa Juda, sa Jerusalem. Are you with me? Pero dahil naging citizen sila doon, tingnan niyo po ang nangyari. Ang marami sa kanila, nagkaroon ng bahay, verse 2. The spirit the Lord was saying, these people say, the time is not come, the time that the Lord's house shall be built. Meron nakapagbalita sa kanila, sino? Si Nehemiah, si Esther. Si Esther. Kasi si Nehemiah, ang itatayo ay wall. Si Esther, templo. May nakapagbalita sa kanila mga kapatid, yung church natin sa Diyos, sa Juda, sa Jerusalem. Eh, hanggang ngayon, hindi pa itatayo kasi binasak ni King Nebuchadnezzar. Ngayon, si Darius na. Eh, hanggang ngayon, hindi itatayo, napabayaan. Pangit-pangit pa rin yung church natin. Dito, nakabili na tayo ng bahay. Tayo dito, ang ganda na ng buhay natin. May makais na tayong trabaho dito sa ibang lugar. Pero ano po ugali nila? Verse 4. Ano sabi ng Panginoon? It's time for you, O ye, dwell in your sin houses. Nakabili sila ng bahay. Nagkabahay sila sa kanilang sa foreign land.
sila ng sariling plot. Naabili sila ng sariling condominium. Di ba yun naman ang nagiging privilege ng mga nag-abroad na tumatagal ng nagiging citizen, nagkakaroon ng privilege na magkaroon ng sariling bahay? Tama po ba? Nandun sila! Pero sabi ng Panginoon, kayo'y naandyan! Pero ang aking tahanan sa Jerusalem, pinabayaan niya. Pagkatapos kong pagpalain ang mga buhay ninyo, ang gaganda, naandyan kayo, ha? Maayos na yung buhay ninyo kahit kayo nasa Korinlan. May protection pa rin naman ako sa inyo kahit nandyan kayo. Amen po ba? Babalikan natin mamaya na ito si Daniel dahil nalindigan eh. Mga anak po ng Diyos yan eh. Kahit saan po kayo makarating mga anak ng Diyos, talaga may provision ng Diyos sa inyo. Kahit pa minsan backslider eh, mayroon pa rin provision ng Diyos sa buhay ninyo eh. Ano kayo ng Diyos, hindi ba kayo pwede pabayaan eh? Kaya ano sabi ng Diyos? Pakulit-ulit natin yung pinakitinggan niya. Ano sabi ng Diyos? Ah! Pinabayaan niyo yung aking kawain, pinabayaan niyo yung church sa Pilipinas, kayo abroad kayo ng abroad, kaya ito pakasasa sa akin dyan. Sabi ng Bible, darating ang panahon, yung lahat ng mga pinag-iipunan ninyo para kayo nagsisilid sa butas na bulsa. Eh sabi ng Panginoon, you, verse 6 yun eh, hindi ko nagkakamali. Ano? You put it into a box of bones. Verse 9 pa, mayroon pa yan, kung hindi rin ako nagkakamali yun. He looked for months, and though it came to little, and when he brought it home, I did blow upon it. Why, said the Lord of hosts? Because my house has been raised. Sabi ng Panginoon. Kaya manalangin po kayo, kung kayo po napay-pray ng trabaho, napay-pray kayo sa abroad, tandaan po ninyo mga kapatid, it's always by the hand and the power of God kung bakit kayo magpapalain ng Panginoon doon. Pero possible po na kayo magpalain doon at gumanda ang buhay ninyo. At dito sa Pilipinas, kayo makakabili kayo ng bahay, papapatayo kayo, mga anak niyo bilang nyo ng sasakyan, at pinag-aaral ko sila dito. Bilahit dahil yung masabi ko po sa inyo, pag kinalimutan niyo po ang Panginoon, sasabi ko po sa inyo, sabi ng Bible, yung mga pagpupunta niyo sa mga anak ninyo para kayo nagsisilid sa butas na bulsa. Bakit? Pinabayaan niyo church niyo. Pinabayaan niyo ang bahay ng Panginoon. Di po masamang manalangin mag-abroad. Di po masamang manalangin kayo magkatrabaho. Kailangan natin ng trabaho, kailangan na nanalangin tayo. Pero make sure, na pag kayo pinagpala ng Diyos, huwag yung puro ninyo ang inyong iisipin. Isipin ninyo rin na kabahagi ang Panginoon sa bawat ating desisyon sa ating ginagawa. Amen. Amen. Sabi po dito mga tao ito, may mga kailangan din naman kami. Oo. Hindi ko mong sinasabi mo ganyan na gulan yung pangangailangan, kaya nga nag-provide ako. Pero sinasabi ko, huwag nyo rin pababayaan yung pangangailangan ng gawain ng Panginoon, gawain ko. Bakit? Kasi kabahagi ako sa lahat ng bagay sa buhay ninyo. Ito po yung pinapalalaan mo kung buhay yung mag-isod. Hindi mo makakamakikinig, mga kapatid. Pinapalalaan lang ng Panginoon. Ang kayo pagpapalain ng Diyos, saan man kayo pumunta, pag-abroad man kayo, pag-seaman man kayo, kung saan man kayo pumunta ng ibang bansa, saan man kayo, dito man sa Pilipinas, huwag nyo kakalimutan, mayroong church na nanalangin at mayroong church na responsible na ninyong suportahan. Bakit? Para sa araw, mauuwi lang sa wala lahat ng pagsisikap ninyo. Parang kayo ng parang, baka hindi nga makagraduate yan, hindi protection na ng Panginoon, baka makalod na ng pakwan ng Panginoon. Kaya lagi natin sinasabi, wala pa man doon para naandun na kasi sinabi ng Bible. Kaya pilitin nyo mang kayo tama at pilitin nyo mang kayo magaling, magaling pa rin ang Panginoon. Kaya minsan pag ang pinag-uusapan natin ay pera, yung iba offended. Pag ang pinag-uusapan natin ay pagtulong sa gawain, yung iba na open. Ba't ay tenyo? Kasi ang katwira, diba? Kasi huwag natin pag-usapan ng pera sa church. Hey! Ng isang Kristiyano na mamature na ay yung marunong nang maghawak ng kanyang pera. Nakinig po ba kayo? Although marami na open dyan lagi. Parang isa yung iba dyan, parang mga turtle. Parang mga tortoise. Pag-pitching na ng mga giving, unti-unti mong ukot na yung mga libyan, mga pasok eh. Bakit?
ba't daladala mo yung bahay mo? Kasi baka sunogin mo, kaya ito mo. Kaya parang sasaktan, daladala yung matayipin mo. Isang palatandaan ng isang Kristiyano yung lumalagunan, kaya niya nang hawakan ang pera niya. Kaya sa akin, he who mishandled his money are being handled by money. Again, he who is being mishandled his money is handled by his money. Dapat ang Kristiyano, magalit po kayo sa akin o hindi, at sabi ko po sa inyo, ang Kristiyano ay dapat marunong humawak ng pera. Amen. Right. Hindi ko po kayo tinuturo maging madamot, pero tinuturo ako kayo maging masino. Pero pagdating sa gawain, huwag kayong madamo. Kasi darating ang panahon, yan lahat ng pag-iipon ninyo at nagkakadahilan ng pagdadamot ninyo, hihipan niyo ng Panginoon. Kita-kita niyo ng pangangailangan, pero ang damot pa rin hindi kayo maging kabahagi. Kaya sabi ko sa inyo, mag-atisod po kayo, mag-atisod po kayo. Kaya sabi ko po sa inyo, mga kapatid, huwag kayong magiging madamo pagdating sa gawain, dahil ay Diyos ang kapartner niya dyan. Lalo na nga po kayo, sabi ko, diterisyon ko na po kayo, buhay mag-galit sa akin. Kayong mga nag-a-approd at mga nag-a-approd ng asawa ninyo, hindi mo control ang buhay ng asawa ninyo. Are you with me? Hindi nyo alam ang ginagawa ng asawa ninyo sa approd. Pero alam niya ng Panginoon. Kahit po anong gawin mong panalangin sa mga asawa ninyo, pag hindi yan pinotect sila ng Diyos, kawawa kayo. Kahit anong gawin mong panalangin sa mga anak ninyo na isumuporta sa inyo, pag hindi yan gagamitin ng Diyos, hindi yan magagamit. Are you with me? Baka nangangarap po kayo na yung mga anak ninyo, asawa ninyo, makatulong sa inyo pag naka-abroad. Eh baka nangyaroon yan po yung maging sumpa at problema ninyo pag nag-abroad. Are you with me? Amen? Amen. Kaya kayo yung manalangin lalo. At lalo kayo magpakalakas sa Panginoon. At ang isang panatandaan yan, kung ngayon pala, kaya ano sabi ng Biblia, siya na pwede pagkatiwalaan sa mali, ay mga kapagkatiwalaan na nawa sa malaki. Nananalangin po kayo na kayo i-bless nito sa buhay ninyo, makapagtrabaho mga anak ninyo, pag naglaki na sila, maging mga professional, at siguro, okay, papasyal pa sila lang, at pag-arating-arating na lang sa church. Amen! That's a good dream. But I tell you, ngayon pa lang, na maliit pa lang yung tinatanggap ninyo, maging tapat na kayo sa Panginoon. Amen! Amen. Kasi mas namihinginayan na kayo sa malaki. Paglipo-lipo na kumabasok sa pulsa ninyo, bibilangin niyo na ang tithes nito at offering ko ang laki. Manghihinayang na kayo. Ngayon pa lang, na maliit pa lang, magsimula na kayong tumulong at maging bahagi sa gawain. At sabihin ko naman sa'yo, kung kayo ay ligtas na, hindi man ang Diyos sinungaling sa lahat ng panahon at pagkakataon. Big faith. Pero ito pong nakakatawa, ilang din yun. Hindi sila nangawal. Kasi mga kapatid, pag ang tao po'y napatungtong na sa kalabaw, nangangawa na yun eh. Dali ka natin nangawal. Are you with me? Subukan mo pumunta ka ng Amerika, pagpalit mo rin ito, pag nag-English ka na, talaga naman pag nag-English Islam na. Ako, napunta lang ko ng Australia, makakawin doon, yung pasta. Yung pasta, pasta na. Huwag nyo na mag-English. At ano yung bago nyo? Naging mga professional ang alam mo. Indestructible na. Hey, I tell you, mga kapatid, the more na kahit sa atin pumunta, anong sabi ni Daniel? Daniel 4:7 is hard that he don't want to be defined. Kasi pag kayo nag-abroad, pag kayo nagkatrabaho, biglang mag-iiba buhay ninyo eh. Amen! Yung dating turo-turo lang, binibira niyo na ulang, ngayon magiging high-tech na kayo, iba na. Iba na turo ninyo. Good morning, sir. Huwag ka. Kakaya naman na, sabi naman, di tayo. Hindi tayo sa medyo fine dining. Sir, good morning po. Ano po mag-untay nila, sir? Iba na. Pero dati magaling. Magkano yun doon? At yan, di ba yun? Ano mo? 40. Magkano sa taon?
Slippery ho. Magkano ka ni? Sampo ho. Ay, pabili nga na isang tanis sa kasabaw. Kasi hindi mo yung sabaw. Kasa niya. Kalahati pa lang ano eh. Sa ulang naman ang inulang. Sabi, magkano minuto? 40 ho. Ha? Mahal naman. Magkano sabaw? Libre. Ah, sige. Sige na lang sabaw ng minuto. Iling-iling naman eh. May nagpipintay. Sabaw din naman ng minuto eh. Diba? Pero pag nakatungtong ka na at medyo kumakapal-kapal na yung pitahan mo, abay, nag-iiba ang yun natin yan. Nabibipayin tayo dyan. Ewan, nagiging sosyal na. Dati pag nabili pa, magkano ba itong modas nito? Dati, alas 7 pa ito. Ngayon, pag itinag ka pera na, lalo na kung medyo credit card na yung hawak ko, abay, pag hawak ko na, kalitay lang yan, maliit kumain. At pag, sir, okay, 5,000 po. Alam mo, anong gusto mo card? Visa? Mag-pumili ka sosyal? Mag-iiba na yan! Are with me? Say amen! Lumulutang-lutang na sa inyo yan. Huwag po kayong pakakawa. Pinagpala kayo ng Panginoon. Mas masalit pa rin minsan ang umaring nakakamay. Uy, tama din eh. Masarap pa rin isang balikan yung binili sa turo-turo. Ayan po ha? Huwag niyong kalimutan nyo. Minsan dyan tayo natitipay. But I tell you, mga ako, tayo sa Panginoon, pag kumitayin sa Diyos, na Lord, I am praying for this, I am praying for that, I am praying for my daughter and my son to be successful, and let the Lord be with you always. Amen. Kasi minsan pag nangyayabang na tayo, yung mga tao, yung pastor mo na dati. Opo, pastor. Sige po, pastor. Asapo nga, pastor. Ano nga natin si pastor? Abay na yun eh. Nakakapagsalita na lang hindi maganda sa pastor. I-take off mo sa pastor niya, kawawa naman. Kapagkili yun. Ganda na sa amin eh. I-take off natin. Pero sino mga na lang kawawa? Doon ang kumangit doon eh. Nagkaroon, take off na natin si pastor. Pastor, may makapili na nito. Patikin na natin sa pagpili. Dahil sa kanyang ginamit ng Panginoon, para tayo may yung ganito. Eh, okay yun eh. Okay, take off na natin. Kawawa naman si pastor. Baka hindi na nakakapili na. Patikin na lang. Wow. Pangit doon. Huwag na lang. Amen. Huwag na lang. Pag sino man mo nakawawa naman. Sabihin mo na sa akin, may bibili para sa akin yung mag-ikaw. Kung hindi ko makayang bili niya, titiyan ko sa iyo, may gagamitin ng Diyos para bigyan ako ng pera pang bili niya. Huwag mo lang sama ng kawawa. Dahil nagpasun, hindi kawawa niya. Pero may mga ganyan, nalitipal. Amen? May mga ganyan. Pasto, dito ka lang ha. Bakit nakakausapin ako doon, nakakayalan mo sa ako kayo. May ganyan! Nag-define! Naka-abot ng anak, naka-abot ng asawa, iba na, nag-iba na. Yung dati nananalangin, yung dati nakakasama, yung dati bumubulat na yung anak na siya kuhayin dyan. Eh, sasabihin ko sa inyo, kayo, sa paalalahanan ko na po kayo, kayo, lahat, hindi sa mga abroad, tandaan nyo ito. Balikan nyo ko kung tinutuo. Pag kinalimutan niyo ang Panginoon, magsisilid kayo sa butas na bulsa. Mauuwi sa wala ang lahat ng pagsisikap niya. Maaaring you can be financially stable and capable. Pero darating ang panahon, yung mga pinapangarap ninyo na kung bakit kayo nagtrabaho ay para maging masaya ang pamilya, para mabuo ang pamilya. Pero dati pa rin yung pera na yan. Dahil mas inibig mo, yan ang wawasak sa pamilya at buhay mo. Kaya na sabi ng Biblia, pag kayo'y umaman, dapat lalo kayong dumadaming gumawa ng maganda at waiting makapag-communicate. Amen po ba? Amen. Daniel, purposed and his heart. At kami po, mga pastor, kahit kami, hindi kami accepted yan. Mayroon po ang pastor na nung una,
na kaibigan ko po, mga kapatid. Abay, pag pumunta ko ron, may mga bisita siyang kasama. Si Pastor Gina, kasama naman ang mga ito. Masabi mo rito, sabi mo po, sabi ko, sabi ko, sabi ko, basta ka na. Abay, ito mo nag-abroad. At pagpalipin nyo, nakabili po ng isang por, paripor. Napitara. Pwede po bisita ako, pati ako pinagpipigan na. Kasi yung taga na sa akin, hindi rin niya lang yung ministry ko. Ilang panahon na yung pare-pass naman kami mga buwang-buwang niya sa ministry mo. Patumba-tumba rin. Umalis siya, nag-approach siya. Ako naman, nagpatuloy sa gawa. Binalis din ang Panginoon ng ministry ko. Akala niya, hindi ganun kalaki yung ministry natin dito. May bubisita ako. Kapati ako pinagpipila doon sa mga member ako sa akin. Sabi ko, no eh! Pastor ako! Ay, hindi makita, okay lang. Nakatumbong ka lang sa kalabaw, parang alam mo, parang kalabaw ka na. Magmukha ang kalabaw dyan. May mga pinakarap, Pastor, kaya lang kung pinipili, pinapalalanan tayong lahat. Hindi lang ito sa inyo, kahit sa amin, at kahit kanina rito, kapag kayo'y pinatuntong ng Diyos sa isang pedestal, huwag niyong kakalimutan na isang araw, galing kayo sa lupa, at kung kayo'y nakatuntong, ang sarap nga, mga kapatid, na kayo'y galing sa hirap na kumanda ang buhay. Pero bakit? Dapat marunong ka. Pinaranas ka ng Diyos doon. Ikal! Pero kung kakalimutan niyo po, huwag ka magkakalimang. At yun ang paraan, huwag kang natinig to na may pangangailangan. Kapatid, huwag ka magalala. And dito ako, hindi kita mamayari. Pinagpala ko ng Panginoon. Ganun ko sana. As misa magmamalaki pa sa iyo, nakatungtong lang na dyan ito. Ang Canada, ang Taiwan, ang Hong Kong, kung saan ang bansa ka pumunta. Tandaan mo, earth pa rin yan. Kaya ipang wala sa akin, siguro kung nasa buwang ka na. Amen. Earth pa rin yan. At kahit saan ka naroon, naandun ang kamay at mata ng Diyos ko. Susumbong kita. Sasabihin ko sa Diyos na lahat ng mga pagpapala noon ay galing sa kamay ninyo isang araw. Kayo na po ang bahala. Kaya alam niyo, mga kapatid, ako, tinulungan natin, pinag-pray natin, pinagpala ng Diyos, tapos tataas at magbiyaya pa, magmamalaki. Hindi ako lugi. May reward ako rin eh. Ikaw lugi. Bakit? Nakalimutan mo na kung walang pastor ka at walang church at walang Panginoon. Wala ka. Amen! Kaya kayo, nanalari kayo, mga kabataan yan, mag-aaral yan, nagiging professional yan. Amen! So, kayo, mag-ugay siya, taas-taas sa akin dito na kayo mga engineer, kayo astronaut kayo dito. Sa laki kong may pulo ko. Parang kita dito. Pagpasok mo sa loob na simbahan ito, membro ka, at anak ka ng Diyos, pastor ako dito. Amen! Mag-respect ka. Diba? Amen. At huwag mong kakalimutan, sumuporta kayo. Saan man kayo makarating? Bindas kayo ng Panginoon, pray kayo ng pray. Pagpastor na ito, pray ng pray. Tapos pag bindas kayo ng Panginoon, kakalimutan na niya. Saan yun naman? Huwag ganun. Huwag masama, huwag galing natin. Maging kagaya tayo ni Sadrach, ni Shach, ni Abednego, at ni Daniel. Sabi niya, kahit saan ako makarating! Tingnan niyo po, magwawakas po ako tingin niyo, puso ni Nehemiah. Kahit si Nehemiah, nasa tabi na siya ng hari. Ha? Nasa kaharian na siya. Pero tingnan niyo kung nasa ng puso niya. Nehemiah, chapter 1. Verse 3. Verse, tingnan niyo sa 1-1 na muna. 1-1, tingnan niyo. Ganda. Papakita na naman yung Judah. The word of Nehemiah, the son of Hakaliah, and came to pass in the month of Kislev, and the 28th year as I was in the Shushan, the palace,
Pero bihira, no? Nasa palasyo. Iman? Eh, iba nga, nagmamalaki, napapalabas pa sa TV, kung nang hari. Diba? Ito nasa palasyo. Two, that Hanani, one of my brethren, came in, he, and a certain man of Judah, and I asked them concerning the Jews that had escaped, which were led at the captivity, and concerning Jerusalem. Nasa palasyo siya. Pero nagtanong siya kay Hanani, anong nangyari sa Judah? Verse 3, and he said unto me, the remnant that are left, yung mga iniwanan, mga pilanton, mga matatandaan na hindi papakinabangan sa Babylonia, iniwanan sa Jerusalem. Ano sabi niya? There are in the province are in the great affliction and reproach, and the wall of Jerusalem also is broken down, and the gates thereof are burned with fire. Nakikipalita siya. Ano nangyari sa church? Ano nangyari sa Jerusalem? Ano nangyari sa kapatiran? Nasa palasyo siya. Pwede niya po sabi ng po. And it came to pass when I heard this word that I sat down and wept and mourned a certain day and fasted and prayed before the God of heaven. Why? And he said, I beseech thee, O Lord God of heaven, the great and the terrible God that keepeth covenant in mercy for them that love him and observe his commandments. Nananalangin siya sa Panginoon. Nag-pray siya. Ano kanya? Ano po nangyari? Mga kapatid, hindi po yan pag mga kapatid ko. Nahalala po yan eh. Ni Artaxerxes sa chapter 4, chapter 2, verse 2. Tingnan nyo, lakaw tayo. Wherefore the king said unto me, why is thy countenance sad? Seeing thou art not sick. Sabi niya, oh, bakit? Hindi mo alam walang pagka. Sakit ka ba? Problema. There is nothing else but sorrow of heart. Then he was very surprised. Sabi ni Pablo yan. Namalungkot ka sa harap ng hari at may problema ka. Natakot siya. Anong dahilan? Three. And he said unto the king, let the king sleep forever. Why should not my countenance be sad? When the city, the place of my father's sepulcher, lieth waste, and the gates thereof are consumed by. Nandun yung kanyang burden. Pwede naman siya, makapakalap ka sa buhay niya nila, hindi mo ko sa hati. Sarap ng buhay mo rito, alam ko sa inyo. Pero hindi. Andun ay nakristyano, pag naandun siya sa magandang buhay, naalala niya yung buhay sa Jerusalem. Yes. Naalala niya yung church ko, nalasira. Hindi siya may pwedeng ganun. Yan ang mga kristyano, pinagpapala ng Panginoon, ginagamit. Tinyo kay Esther, ganun din. Esther chapter 1, verse 1 ulit, tingnan nyo. Sila-sila rin yan eh. Now it came to pass in the day of Ahasuerus, this Ahasuerus is reign from India, even unto the Ethiopia, over the 190 provinces. 2, that in those days when the king Ahasuerus sat on the throne on the kings and the kingdom, when I was in Susa, the palace, nasa palace din siya. Oh, 3, and the third year of his reign, he made a feast unto all his princes and his servants, the power of Persia and Media, the nobles and the princes of the prince of being before him. Four. When he showed the riches of his glorious kingdom and the honor of his excellent majesty, many days, even at the 104 days, nagkakamalaki po yung hari. Ha? Oh. Ano po nangyari, mga kapatid? Pagdating po dun sa baba. Tingnan niyo po. Nasaan na? Makikita niyo po dyan na siya'y nalungkot dahil yung kalagayan po. Kasi ang Easter naman po, ang kanyang target ay yung templo. No? Hindi po makikita dyan eh. Pero ang ganda-ganda po niyan, inisiisa ko po yan. Inuupo ako ngayon yung kwento na yan. Kaya lang yun, kasi nasa Bible survey po kami. Kasi ang kwento po niyan, habang si Esther po ay ganda po niyan eh.
Dati lang ko na lang ibigay sa inyo. Hindi ko kumakita kayo. Ang ganda-ganda po niyang kwento na yun. Pamulayan ni Himayan, Esther, pati kay Haggai, kay Habakuk. Isa-isa po yan kasi sila yung mga propeta ng panahon na yan. Oh, kay Nahum. Basahin niyo yan. Iisa ang burden nila. Nang dinala sila sa palasyo, sila din yun naman ay nahantoon. At sila'y kalaban naman nila yung mga false na mga sorcerer. Ah, nalumalaman sa kanila. Pero alam niyo mga kapatid, kahit saan sila makarating, kahit sila po'y nasa magandang kalalagayan, pero hindi nila nakalimutan ang kanilang lugar, ang kanilang bansa. Now, as I close, mga kapatid, bilang mga mananampalataya, bilang mga Kristiyano, tayo po'y nananalangin at kayo'y aking pinapanalangin na kayo po'y pagpalain ng ating Panginoon. Amen. Hindi man sa ngayon agad-agad, pero sa mga darating na panahon. Pero ang aking panalangin na tayo po nawa ay maging kagaya ng Daniel, Shadrach, Meshach, at Abednego, na manalangin po tayo na kapag tayo nakarating na sa kalalagayan na maayos na at mayroon man tayong kakayanan, huwag nating hayaang tayo'y mahahawa ng style ng iba. Amen? Mangako kayo sa Panginoon, ayun mga nagsisipag-aral, tingin kayo sa akin, kayo mga nagsisipag-aral. Mangako kayo sa Panginoon, pag kayo nakatapos, ang iba sa inyo tiyak mag-abroad dahil talaga itong 19 yan, kung dito sa Pilipinas, wala talaga tayong mangyayari. Dito po, ang hirap ng trabaho, baba ng sweldo. Patutuwa lang. Dito po, ang baba ng sweldo, ang laki ng laki ng cost of living. Sa ibang bansa po, ang baba ng cost of living, pero malaki ang sweldo. Oh, Hong Kong lang. Makakabili po kayo ng buhay na nasukpo. Sabi siya, hamas. Bukuha po sila ng ganito. Sasalokin doon sa ano, na mayroong butas-butas yan. Tatakpang ganun. Hamas. $10. Makalala yung $10 sa atin. Hindi dala ng Amerika. 70 pesos lang yan. 50 pesos o 60 pesos lang. Kamura. Yung cost of living natin dito ang mahal. Ang presyo natin ng gasolina. Bakit? Kontrolado po tayo ng mga negosyante. May sarili tayong kayamanan, hindi natin ma-enjoy. Yun po mga dinadalang lupa papunta po Borneo sa kabila. Ang laman po nun ay mga tanso, ginto, dinadala, ini-smuggle. Nasa atin ang yaman. Tayo po ay may sarili. Kung mag-uukay lang po tayo, may sarili tayong langis. Kung mag-uukay tayo, nasa atin ang first class na langis na ginagamit ng mga astronaut papuntang ibang planeta, ibang pabuan. Nasa atin yan, nasa kalawan yan. Kaya natin mag-produce ng sariling bio-oil. Nasa atin naka-invento ng sasakyan, pwede patakbuhin ng purified drinking water. Nasa atin ang kagalingan, pero tayo po ay lamang nag- yung mga malihirap ay lamang naghihirap at yung mga malihirapan ay lamang yung mayaman. Right. Wala tayong choice, kundi tayo po yung misan mag-abroad at talagang magsikap. Mga kapatid, there is no something wrong with that. But I tell you, saan man kayo makarating, huwag mo nakakalimutan ang gawa ngayon pang doon. Subing-subi kayo, subing-subi kayo sa bangko, pero alam ninyo hindi kayo tapat sa inyong tayo sa company. Nakakabili kayo ng mga konsya at nasasakyan, pero hindi man lang kayo makatulong sa isang poste ng simbahan. Makahiya sa Panginoon. Sino mo makapanood ito? Mapanood sana nila. Makahiya ngayon. Sa harapan ng Panginoon. Nawa, maging tapat tayo. Ang aking panalangin, bubuhay pa ako. Masaksiyan ko sana o hindi man ang pagpalain ng Diyos sa mga anak natin. Pero, kalimutan yung sinabi ko kung hindi lang may magiging kabahagi sa gawain ng ating Panginoon. Be faithful. Hindi kayo kagalito. Kumamatay din kayo sa ano. Kaya ipon niyo sa bangko, hindi kayo natatapat sa Panginoon. May problema kayo sa ano. I tell you, lahat ng inaasahan niya nawawala. Dito po kung bawa, kasi kausap ko po biyan ako. Noong una, ako yung pinagmamalaki ko na po, biyan ako. Yung kanyang espiritu ngayon, napakaganda. Pero kinito ko lang sa inyo, kasi nung talagang may pagkapalalo din yan.
Noong una po, hindi niya ako matanggap na aming manugang na pastor. Pag kinakausap niya pagdating sa business, sabi niya, alam mo, pastor, hindi yan sa prayer eh. Hindi, pagalingan niya, abilidad lang yan. Sabi ko tayo, hindi ho. Tandaan po ninyo ito, pag ang gusto ko ninyo sa buhay ninyo, bagsak ang negosyo ninyo. Amen? Malukuhan niyo. Binagsak nga ng Panginoon. At pinakita sa kanya, sabi niya, alam mo, pastor, tama nga eh. Hawak nga ng pag-ibal sa galing ng Panginoon. Ito na yun. Magmamalaki, ang dami niya lahat. Pinapride na lahat para sa mga anak niya. Ultimo yung dalawang anak niya, si Daniel at saka si, ano, si Sam. Pinuhaan po niya ng educational plan, college plan. Tama lang niya ang dami niya. Ito ngayon, binagsak na niyo sa negosyo niya, binagsak lahat, nagkasakit pa siya, naubos lahat, na-operal sa 700,000. Ito ngayon, sabi niya, at least panatag ako, dahil yung dalawa namang mag-aaral na kapatid mong bunso, sabi sa akin, ay suspensado na ng plan. Alam niyo, pumunta sa akin yung sangana, pagkatay, pagkatay mo naman. Na panunin, papalastas na mga kung ano yung mga plan, educational plan, sunlight, kung ano yung kalit na galit, magkapaniliwanan niya sa mga pagkakunan. Diba ka na? Yung kapatid mo na loob dunso, nag-declare ng bankruptcy yung educational plan nila. Ngayon, hindi na ako masuportahan. Wala na. Saan mo paano mag-aaral ng tanong? Hindi mo nga alam eh. Bahala na ang Panginoon. Wala akong pwedeng ngayon pagsandalan kundi ang Panginoon lang. Pag nagtiwala kayo sa bangko, ang bangko nagsasara. Nagtiwala kayo sa tao, ang tao nagbabago. Sa Diyos tayo magtiwala. Huwag kayong kailanman magiging palalo at magmamalang sa Diyos sapagkat isang pitik lang niya na ang lahat ang meron tayo. Amen? Amen? Mahalin niyo ang Panginoon. Isama niyo ang Panginoon. At atiyari ko sa inyo, kaya niyo ang proteksyonan maging ang mga pera ninyo. Kaya niyo ang ingatan at kaya niyo ang pagtagumpayin ang lahat ng mga iniisip at plano mo kung iksasama mo lang ito sa buhay mo. Pero kapag kayo po sa konting nakagawa ninyo, magiging palalo kayo. Tapos dati, ang bait-bait ninyo, ang galang-galang ninyo. Ngayon, pag kayo nag-gumanda ng buhay, kaya nyo magsalita ng patalikod sa pastor ninyo. Ngayon, kasi pero yung dinig mo ng Panginoon niya. Dinig na Diyos niya. Huwag nyo kakalimutan lagi, wala kayong pastor. Walang mag-agay sa inyo. Hindi perfecto at hindi lahat ng pananaw mo ay kagaya ng pananaw ng pastor mo. Sa buhay mo, bahala ka. Pero sa church na ito, may pastor dito, sumunod ka. Amen? Hindi ikaw ang pastor. Sumunod lang kayo. Makinig lang kayo sa sinasabi ng Bible. And I tell you, may Diyos tayo pare-pare. Hindi na sisirahin ang kanyang pangalan sa akin at sa iyo. Be faithful. Ayaw po natin ito ngayon. Salamat niyo, Panginoon. Tumampuy, mabigat, masakit, nakasugat, pero ang intention niyo po ay para kami pagalingin. Church, it's an spiritual hospital. Sometimes dadaan po kami ng surgery. Painumin kami ng mapapait na damo, pero hindi kami para patayin, hindi para kami ay galingin. Tulungan niyo kayo, Panginoon, na matuto sapagkat hindi po lahat ay aming nangyayitin. Kahit ang pastor na ito bilang tao, may mga bagay na ginagawa ko, hindi po nangyayitin, pero sabi ng Panginoon, kaya ako ginagawa. Ngayon, gabi, kapatid, kaibigan, ang mensahe man ay buto, ang salita man ay matalino, pero nais na tayo itong paalahanan. Walang sino man sa atin, mula sa pastor na ito, pwede magmalaki sa anumang meron tayo ngayon. It's all by the grace of God. Dahil kung tayo matutong magpasakop at matutong maging mapagbigay habang binibless tayo ng Panginoon. Upang isang araw huwag tayo magsilip sa butas na lalagyan. Yes.
Be faithful to the Lord. Give your best treasure, talent, and time to the Lord. Huwag tayo magalita. This world is not my own. Yes. It's not a permanent place. Kahit di namin pwedeng walang-wala bahala yung ang Diyos sa buhay namin. May Diyos. Ano man ang aming gawin, may Diyos. Hindi man kami magsimba, may Diyos pa rin. Ang tao kahit wala, mananatiling ang Diyos ay Diyos. Yes. Pero pag ang tao na inilayo niya ang sarili niya sa Diyos, magkakaproblema siya. Kaya nga pang ito'y maiintindihan ng mga ng parusa. And tonight, if God spoke to your heart, if God rebuked you personally, if God touched your hearts, I tell you, ang purpose niya hindi ganyan para sakta niya. Huwag kang uuwi masama ang mga. Yes. Uuwi ka na, Panginoon. Salamat po. Ako po'y pinuwi niya. Ako po'y dinireksyon niya. Ako po ang pinipoint ninyo sa isa. Ako ito, Lord. Nangangarap ako. Pero isasama ko sa ating Panginoon. Salamat po sa pagtuturo ninyo. Katingin niyo, Panginoon, maraming pamilya ngayon ang sira. Maraming mga mag-asawa ngayon ang usap. Maraming nag-iipon, pero sa butas ng usap. Yes. May bahay na. May sasakyan na. Pero sira ang buhay ng pamilya. Yes. Ano ang silbi ng bahay? At lamig ng aircon? Yes. Wala yun sa Panginoon. Tulungan niyo po, maging ang mga kapatid namin sa abroad na ma-realize nila ang bagay mo. Maalaala nila. This church, this place, this pastor, our God is God. Dapat ito'y aking narumanan. Narating ang panahon. Aalingaw sa puso at isip nila ang pangangaral sa pitan ng Diyos. Sa aming mga kapatid na nandito, hindi pa nararanasan ito. Paalala po ito sa amin. Salamat po sa katubihan at katutuhan nila. Uwi po kami hindi nasaktan, kundi na kami. Uwi kami na palahan. Dig it. Propos na ito sa heart. Iyon na nabibahay. Gawa ang mga anak nito hindi mahawang. Kapag humawang ng pera. Gawa ang mga anak hindi mahawang pag tumungtong na sa ibang lugar. Gawa ang anak hindi mahawang. Na mapapaalalahanan na anumang meron kami ay katiwala.